Anyway. Ayan, so congratulations. Viva Max ka na pala. Paano nangyari ito? What happened? How were you approached? Siguro first would be the challenge sa transition na syempre from host BT Queen and then you'll be doing sexy films. Kasi yun talaga, kailangan ko rin baliin kasi MJ yung pagiging beauty queen ko eh. Kasi makakahon lang ako sa, mababox ka sa certain roles. Just like, of course, Kylie and Cindy has been around for quite some time. So naging inspirasyon ko rin sila. It took me quite a while to muster that courage na, okay, I'm gonna do this. Kumbaga, I had to condition my mind and yung perspective ko sa pag-arte, sa pagiging actress. Kumbaga, you should look at it na hindi ka lang nagpa-sexy. Ano ba yung ginagawa ng iba, mga Hollywood actresses, of course. Kumbaga, seryoso na ako this time with this craft. So talagang inintindi ko siya bago ko talagang, okay, ready na ako. Kumbaga, whatever role, I'm gonna do it. How did you muster the strength to do it? Because hindi biro ang mga eksena ng Viva Max. And tell us, ano bang unang ibinigay sa yung proyekto na ito? This one, actually second na ito na binigay. Yung merong binigay na una, pero sabi ko lang, I think at that time nung binigay sa akin, hindi pa ako ready eh. So after that project, hinanda ko na yung sarili ko na kung ganito yung mga gagawin kong movies, kasi regardless naman of what other people will say, ikaw naman gagawa niyan eh. So, kumbaga nanood ako ng lahat ng movies ni Angelina Jolie, ni Nicole Kidman, that, you know, it took them to do a lot of movies na talagang nagpa-sexy sila, but hindi naman natandaan ng tao yung nagpa-sexy at nagpakita sila ng whatever. Natandaan ng tao is ang pagiging magaling nila na actress. So if it is essential for sa kay Kylie and kay Cindy, ganun din. 'Di ba? Diba? Oo. And with this, wait lang. So Janelle, ano ba tong role na risky ba ito? Nag-topless ka ba rito for this movie? Abangan. Ayun. So yeah. Abangan kung how daring it can be sa pelikula. But for this naman, this is a first, but I'm very grateful kay Direct GB, kanila Boss Vic, kay Nanay Aster din that co-manages me. They helped me, you know, kasi kung lagi lang din ako matatakot, MJ, andyan na sa harap mo yung opportunity eh. And this is what I really wanna do. So if essential siya sa proseso ng pagiging isang magaling na actress, then talagang ano na ako, ready na ako. Kumbaga, it's more of the perspective. Kailangan intindihin mo yung craft eh. Kumbaga, pag hindi mo siya inintindi, ano lang, sexy and, lang. And actually, you're one of the most hardworking that I know that really pushes yourself, di ba? In the forefront of things from pageantry, when you were in hosting, you really go out of your way and make time for guestings, etc. Pero ito, how was it for your mental health, di ba? That roller coaster ride. Lalo na naalala ko yung interview kita after Miss Earth. During this pandemic, you mean, or all throughout pandemic, mental health, cruising your way to Viva Max. During this time, kasi you really just have to be adaptable, adaptive ka dapat sa situation. Hindi dapat yung ay ito lang ganyan ganyan. And now that it was presented to me nga na aarte ako. Kumbaga, yun, inaral ko siya and talagang niready ko yung, it's more of the mind conditioning eh, yung perspective mo eh, na maintindihan mo kung ano yung pinapasok mo. So yeah, I've been adaptive and nakakatulong din yung, of course, you keep yourself busy with a whole lot of things. And I'm grateful for this opportunity nga na bigay ng Viva Max. Now I'm doing a lot of sunod-sunod na projects na I can't wait to share with you guys na grateful ako that after doing Quincena's Katapusan, ang daming nagbukas na projects with nagsimula sa Quincena's Katapusan, award-winning yung director. And then, yung mga susunod ko gagawin, puro award-winning director also with a great cast. So parang sabi ko, ito na yun, na matagal ko nang inaantay and it's here. It just takes, ano, that courage talaga na gawin mo na, di ba? Na huwag ka nang laging matakot. Ayan. Si Ayana is already here and I heard ito yung isa sa mga launching movie mo, no, Ayana? Nandito ka na ba, Ayana?
Ayan, pero wala pa ata. Ayan, ayan si Ayana. Oo, oh, so, oh Ayana, ikwento mo kung ano namang role mo rito sa Quincenas Katapusan. Joko was speaking highly of you dito. Yung role ko po dito, ako po si Beth, yung kaklase ng anak ni Conrado, si Kuya Joko. So, yun po, mamimit ko si Conrado dito and then, yun, may magic na mangyayari. Ano magic to? Quincenas Katapusan din ba mangyayari itong magic na ito? Ayan. Quincenas Katapusan sila nakikita. Wow, ganun pala yun. Nangongolekta ka pala dito. Pero Ayana, you know what? Laging Viva Max is always really doing their best to discover new talents. And alam ko, now it's your turn to shine. Alam ko, gumawa ka na rin ng a couple of projects with Viva Max. What makes this different this time around? Yung story, bukod sa pagiging lead ko, ibang klase talaga yung story ng Quincenas Katapusan. As in, never pa ako nakapanood ng movie na ganito yung story. And then, yung director, ganyan, yung mga kasama ko, sobrang professionals nila. Actually, isa din si Janelle. Very professional dati pa yan na nakasama. Tapos ngayon ay nagpapaka-beauty, hindi na beauty queen, veering away na talaga. How are you guys on set? Nag-uusap ba kayo? Kasi syempre, no, you guys are new to this territory of being risque, nagpapa-sexy. Paano nyo kinocomfort yung isa-isa pagdating sa mga ganitong klase ng mga role? Ayan po, si Ate Janelle, una pa lang, kina-comfort niya na ako kasi nabasa namin yung story. Akala nga namin nung una comedy siya kasi si Direk GB parang puro sexy comedy. Yun, magka-chat kami ni Ate Janelle before pa kami mag-lock-in kasi kasama ako dun sa group niya, yung Cosmic. Okay. So magkakilala na talaga kami. Ayan. Mga beauty queen advice, yan, binibigay niya. Bakit ayan? Ano, mga beauty queen ka rin ba dapat? Hindi. Tawag dito yung mga word of encouragement. Oh, mother, mga ano niya, yung mga... Oh, diba? Ito si Jam, papasok na rin dito. Pero speaking of that, napaka-motherly mo pala sa kanila, Janelle, Char. Parang ating-ati ka sa kanila. Hindi, gusto ko lang talaga ngayon, ano, were you affected kay Chesley Christ? Ano sa nangyari sa kanya? That she... Are you aware? Or... Yes, I am aware and nagulat ako, MJ. Like, she has the life, the best life anyone could have. Like, she's a host, diba? The most sought after host. And her personality is grabe, ang bubbly. She's like the light. Maybe may talagang pinagdadaanan siya for her to... Kasi nagpost siya, diba? Bago pa siya tumulog sa building. So, talagang... Ang kaya ako din sa set, naging ate ako sa kanila. Kasi I know how it feels, hindi madali yung mga ginagawa namin. And of course, kumbaga lahat naman tayo, we just really need to ask someone and just really, you know, just listen. Kailangan lang makinig dun sa mga, minsan kailangan lang talaga natin ng kausap and makikinig sa atin. So, naging ganun ako din. Sometimes it's not enough, right? Imagine, that was her advocacy and then again, she lost the fight, diba? What do you want to tell people, especially living that glamorous life online? But, diba, parang lawyer siya at kung, diba, maraming nahihinayang sa mga ganitong klaseng bagay, but then again, she lost the battle. Do you feel like there should be a revamp sa mga beauty contest about appearance or whatsoever, and then just, you know, just being true to yourself? Actually, even Pia, diba, opened up about her mental health. And kahit ako, yeah, MJ, honestly, I'll be very honest about it. Dumaan din ako sa stage na ganun, na ang dami kong anxiety attacks. Yung sometimes you feel that whatever it is you're doing is not enough. Despite of the fact na nakikita ng tao na, ay, she's all that, ganyan. Siyempre, marami tayong pinagdadaanan na tayo, pag tayo na lang yung, diba, na nasa parto na all that. So, I think what we need to do as netizens or as, you know, just be kind. Kasi minsan, di natin alam na yung, lalo na nung when I experienced bashing, MJ, di ba nakwento ko sa'yo? Oo. Nalala ko yun. Tsaka nalala ko yung umiyak ka, di ba? After nung sa Miss Earth. MJ, hindi ko napansin yun.
kasi nga basa lang ako ng basa, pero hindi ko na napansin sa sarili ko na kinakain na ako ng pain, na namamatay na ako within. So just really be kind to everybody kasi hindi mo alam mo yung pinagdadaanan nung kahit na sino dyan. So kaya ganun din ako sa kanila, sa mga kasama ko, na if you need an ate, if you need a friend, I'm just one call away. Kung kailangan nyo na makikinig sa inyo, I'm so ready to listen. Kasi pinagdaanan ko rin yan na talagang hirap ako, na parang feeling ko hindi na ako makakabangon, and feeling ko ang dilim-dilim na ganon. Pero I just surrounded myself with a great support system and of course prayers. Like, it does wonders talaga. So yeah, yun, just be kind to everybody. And Jam is here as well. So Jam, let's hear from you. Ikaw naman, anong role mo rito sa Quinceras Katapusan? And ano yung mga plano sa'yo ng Viva? Nakamute ka pa. Ayan. Ayan. Okay na. Good afternoon, Miss MJ. Nice to meet you. Ang role ko dito sa Quincenas Katapusan, ako yung asawa ni Joko Diaz. I play the role of Melba. So ako yung butihin niyang asawa. Plano sa akin ng Viva, napakaganda. So sobrang excited ako dun sa mga naka-line up na projects. Ito ba ang first film mo with Viva Max? Or pang-ilan mo na ito? Pangatlo ko na po ito. Mm-hmm. Pero meron ka na rin bang launching movie kagaya ni Ayana? Yes po, this year po. Wow. I-shoot po namin siya on April. Ayan. So, napakagandang project. So, sobrang thankful ako na binigay po nila sa akin yun. So, parang may sisterhood na rin kayo dito, no? Na kayo na mga nilalaunch, mga fresh faces ng Viva Max. And honestly, it's very successful, no? Kasi ang daming mga parte ng Viva Max community. So, ikaw naman, Jam, natanong ko kanina kay Ayana tsaka kay Janelle, yung mga inhibitions sila sa pagpapasexy. Ikaw ba, kamusta para sa'yo? Hindi ka naman ba naiilang, or paano mo hinahanda yung sarili mo sa mga na hindi mo ma-feel na nabastos ka pero ma-feel mo na trabaho talaga yung ginagawa mo? Ako, as long as professional yung mga kasama ko sa trabaho and di ko naman na-feel na nababastos nila ako, okay lang ako, willing ako gawin yung mga eksena, yung mga masasela na eksena. So, katulad ng halimbawa, wala masyadong nanonood sa set, binabawasan nila yung tao. Tapos, kapag tapos nung eksena na ng love scene, nandiyan na yung towel, naka-ready na yung production. So, yun yung mga bagay na importante sa akin na nafi-feel ko na inaalagaan talaga nila kami. Mm-hmm. That's good. Actually, yung ganda na nakwento mo yun, na nitty-gritty details na pati yung tuwalya nakahanda na, may nag-aalaga sa inyo. May nagbi-brief ba sa inyo na parang, na psychiatrist or whoever, para rin sa mental health ninyo na ganito yung mga dapat yung gawin, kung may nararamdaman ka, sabihan mo ako sa production? May ganun ba? Meron po si Direk Jack. Siya yung AD namin, tapos siya yung pwede namin kausapin anytime kapag may concern kami. Wow, that's good. And then ikaw, ano yung mga sinasabi mo, Ayana, on your part naman? Sinasabi ko kay Direk Jack sa AD. Kapag yung mga limitations ko, sinasabi ko sa kanila, yung mga bawal, ganyan. That's nice. And I do hope, no, talagang at least nakikita nila kung gaano ka professional din yung setting ng mga ganitong klaseng bagay. Pero on a scale of 1 to 10, gaano ba kahirap gumawa ng sexy scenes? Ikaw muna, Janelle. For this movie, kasi this is my first, so I've been very open with the director, kay Direct GB at kay Direct Jack din, na this is my first, so talagang ginaid nila ako, kumbaga sinabi nila yung mga gagawin para clear sa akin kung ano yung gagawin. And then of course the same with Ayana, sinabi ko rin yung limitations ko, and then from there tinulungan nila ako to pull off the character, plus of course si Joko, kumbaga both the production, the director, and yung ka-eksena mo, tinulungan kanila to pull off that scene. And of course, sa akin naman, I need to let go of the inhibitions and all that para
Ang maganda naman kay Direct Jimmy, mabilis siya mag-take, tsaka take one lang. Kumbaga, hindi na natin kailangan pa ulit-ulit pa yung mga love scenes and yung mga sensitive scenes, diba? So sa take one na yun, buhos mo na lahat. Yeah. So 1 to 10, gano'n siya kahirap? Siguro at first, before I did it, I would say 10. But now that mas deeper na yung understanding ko sa craft, medyo... ano pa rin, mga 8. Ayan. O, galing, 8. O, ikaw naman, Jam. Ako, mga, gano'ng kahirap? Gano'ng siya kahirap for me? Mga 8 din, 8. Kasi, naiilang pa din ako kapag, pag medyo naka-nude ako, tapos may mga tao, may ilang factor pa rin yun. Kahit na naka-ilan movies na ako na ano, na sexy, medyo may ganun pa din, hindi pa rin siya nawawala. Pero since nandyan nga sila sa, like sila Direct Jack, pinaparamdam niya talaga nila sa inyo na pinoprotektahan namin kayo, nawawala yun. So, nababawasan siya, parang ganun. Ayan na naman. Rate ko, ano, so, mahirap. As in, sobrang hirap niya. 5 out of 10 ba ito, ganon? 20 out of 10. Ano, 8? Ganyan. Kasi ano, bukod sa facial expressions, diba? Kailangan namin isipin kung paano siya maging realistic bukod dun sa mga yung nakahubad ka nga, tsaka yung mga nanonood sa paligid, dun sa set. Kailangan namin isipin kung paano maging realistic yung kakalabasan nung eksena. Ayun. Pero yun nga, napapadali din dahil nga may mga nakaalalay sa amin katulad ng mga AD. Yan, sila Direct Jackie. Yun. Babae si Direct Jack. Share ko. Kaya sobrang comfortable namin sa kanya. That's good. At least alam natin kung paano kayo naaalagaan. Girls, thank you so much. And